Naglilinis po tayo ng isda. Request po ito ng ating kaibigan na si Ate Peli. Ayan po, ganyan lang po nalilinisin. Alisin lang po natin ang kanyang kaliskis gamit ang kutsara. Hindi po yan masyadong mahirap gawin. Ganyan lang po. See? Tapos agad. Ganyan lang po kasimple yan. At hindi po tumatalsik ang kanyang kaliskis. Ayan, ganyan lang po yan. Tayo po ay nagbablog na at the same time, mga kaibigan. Yeah, ganyan lang po. Diba, napakabilis po. Yan. Ganyan lang po yan. Napakasimpleng pamamaraan. Yan, ganyan lang po. Ate Peli, ito lang yung pinakahihintay. Ginatang sibas. O, yan. Konting hugas. Yan. Ngayon, gupitin po natin ang kanyang palikpik. Yan, ganyan lang po yan. Ganyan lang po, kabilis. Balikan po natin. Ano ba? Yan po mga kaibigan. Naputol ang ating video. Tanggalin lang po natin ang ating updo. At yan po yung mapait. Yan. Ganyan lang po. Kabilis. Ayan po. Meron na tayong ito po yung kinakain. Ito po yung masarap. Ayos po yan. Ha? Linisin lang po natin. Linisin. Yan po mga kaibigan, nilagyan po natin ang paminta, nilagyan po natin ang panimpla na yan. Ito po dapat ay may asin, dahil po ako ay nag-iingat sa asin, hindi ko muna po lalagyan ng asin. Ano po? So, kayo na lang po maglagay ng asin kung gusto niyo may asin, pero dapat po ito may asin. Dahil may problema po ako sa asin, hindi ko po muna lalagyan. Yan, yan lang po yan. Ha? Tapos pasok natin dito sa loob. Ganyan lang po yan. Ayaw sumuot. Pasuot natin maya-maya. Yan po mga kaibigan, lalagyan natin ang plastic at ilalagay natin sa fridge. At ipili, ilagay muna sa fridge at i-marinate natin ng 3 oras hanggang 5 oras. Ideal po, 3 oras, 5 oras, ayos po yan. Ano po, wag lang pong overnight at sobra po yan. Okay, balik muna natin sa fridge. Mga kaibigan, meron po tayong luya, bawang, at meron din tayong sibuyas. Yan po ang ating ilalagay sa ating ginataang sibas na may kalabasa at merong ding isa pang gulay, courgettes. Ano po? Balatan muna natin. Ayan po, binalatan natin. Pipit-pitin lang natin to. Yan, ganyan lang. Probinsya-probinsya ang style niyan. Hindi po yan mahirap. Yan, ganyan lang po. Kung may pamit-pit kayo, pit-pitin nyo na. Yan, ganyan lang. Pwede din po itong gamitin pamit-pit. Huwag ingat lang po kayo sa talim. Ano po? Binibigyan ko kayo ng mga option na mga gagamit. Ito lang po, madali lang yan. Putulin na natin dito at hiwain sa gitna. Ganyan lang po, kabilis yan. Yung iba, nahihirapan sa sibuyas. Pero kita nyo man, ganyan lang kadali yan. Yan, diba? Napakasimple ng ating putahe ngayon at madali lang i-prepare. Ito po yung mga discarding bukid. Simple lang pero malasa. Yan, ganyan lang po yan. Hiwain lang po natin ng medyo malaki-laki ng konti. Yan, ganyan lang po kasimple. Ito naman po yung bawang. Hiwain na natin dito sa matigas na ito. Tulak natin. Yes, labas na lahat. Tapos pit-pitin lang natin. Ayan. Yan, ganyan lang po. Tapos ilabas na po natin siya. Yan, ganyan lang. O, diba, napakabilis naman. Ganyan lang po yung kabilis. Hindi po ito napaka, hindi po ito mahirap gawin. Napakadali lang po nito. Yan po mga luto natin dito, mga simplihan lang yan. Pero malasa po. Pwedeng ilaban natin yan ng pangmalakasan. Yan, yan po yung nasamahan pa natin ng kamatis.
Ang ano po, option po dito sa kamatis, normal eh, nilalamihan ko po to. Dahil dadalawa na lang po natira sa akin, eh, ito na lang po magagamit ko. So, ginaganto ko lang po yan. Yan. Ganyan lang siya ka-rough. Walang specific na hiwa. Ganyan lang po. O, see? Pwede na po yan. Ate Pele, ito po ang kailangan natin. Bawang, sibuyas, luya, kamatis. Ayos po yan. Mga kaibigan, meron po tayong courgettes at meron tayong kalabasa. Ito po ang kalabasa natin, magandang klase po yan. Ito po yan. Ito yung medyo matigas sa loob. Okay po yan. So, ang gagawin lang po natin ay hugasan ang gulay na ito, courgettes. Mga kaibigan, ito po ang ating courgettes na hugasan na po. Hiwain lang ng kaunti. Kaunti lang po kailangan natin. Ito lang. Ayan. Itabi na po natin to mamaya. Ayan, kaunti lang din po kailangan natin ito. Kuha po tayo dito. Ayan. Ganyan lang po. Medyo ingat lang po kayo sa paghihiwa dahil medyo delikado po. At sinatin yung matigas na yan. Isa pa ho. Ayan. Yes. So, yan po ang ating kalabasa. Tama na po yung dalawa. Depende po yan sa inyong porsyonada kung gusto yung maraming kalabasa o kakaunting kalabasa. Ano po? Talupan lang po natin to. Ganito po ang pagtatalo po nito para hindi mahirap. Ganyan lang po. Diba? Napakadali. Yan po yung manipis lang. Simple-simple lang po yan. Hindi po yan mahirap gawin. Babanatan nyo lang po sa loob ng ganito. Meron na. Simpleng-simple lang. O, di ba? Dito lang yan. Yan. Yan lang po. Maripis lang po yan. Yan. Minsan po, isinakama ko ng balat ito. Pero, yung iba, ayaw ho ng balat. So, pinapakita ko po na inaalis ko ang balat. Yan. Tapos kukunin lang natin dito sa loob. Simpleng-simple. That's it. Ilabas. Yan. Ganyan lang po yan. Ito po, itatabi na natin to. Sa gilid lang po yan. Tapos to po, ganyan na yan. Yan. Ganyan lang po yan. Meron na tayong kalabasa. Simple po, di ba? Tapos ito naman, ganito lang yan. Ito po ay pamalit sa talong. Napakasarap pong gulay nito, courgettes. Yan. Ito po ay pamalit sa talong. So, meron na po tayong gulay para sa ating ginatan. Ano po? Mga kaibigan, kakailanganin po natin ng isang ganito mamaya. Papakita ko sa inyo kung anong gamit ito. Ano po? So, sige po. Mga kaibigan, nagpainit po tayo ng kawali at nilagyan natin ng konting mantika. Kailangan po yung mainit na mainit. Yan po ang isa sa mga sikreto kung bakit hindi dumidikit ang isda pag piniprito. Ano po? Painitin natin lang ng painitin, mga kaibigan, ang ating kawaling paglulutuan o kaldero upang pag lumapat ang isda sa ilalim o karne, hindi po siya didikit kasi nasilyuhan na natin siya. Yan po ang pagsisilyo ng ating lutuan. Marami nagtataka bakit hindi naman siya non-stick, hindi dumidikit. Yan po ang pamamaraan. Tapos saka po natin siya lagyan ng maraming mantika ayon sa ating gusto. Yan lang po ang sikreto niya. Yan. Damihan natin. Yun. Ayos. Tama na po yan. So painitin na po uli natin. Ngayon, ready na po tayong magprito. Kailangan po natin gawin, Ate Peli, lalagyan po natin siya ng flour. Yan. Ang purpose po nito ay hindi rin para dumikit ang ating niluluto. Malaking bagay po ang may flour. Alisin po natin ng tubig. Yan. Magkabilaan po, lagyan natin ng flour. Yan.
Yan po ay nakakatulong para ang ating niluluto ay hindi dumikit sa lutuan. Yan, ganyan lang po yan. Ah, kaibigan, ang ating pong ginamit na flour ay plain flour. Pwede po kahit mga potato flour or any flour na meron kayo, pwede po yan. So ilalagay na po natin ang ating isda. Yan po, nakakabawas po yan sa tilamsik ng ating niluluto. Yan po, balikan po natin. Ano po? Ayan po, subukan natin balik na rin ang likod ng ating isda. Ayan po, maganda ang pagkakaluto. At ayan, yun ang sinasabing lovely kung tawagin niyan sa amin. Ang tawag po niyan sa amin ay lovely. Ayan. Kahit po ulo niyan, malutong, makakain niyo, malutong, masarap ang ulo niyan. Balikan po ulit natin mamaya-maya. Yan po, Ate Pele, nilagay ko po ang ilalim naman upang maabot ang tiyan ng mantika dahil kulang po ating mantika. Pero kung marami po tayong mantika, kahit hindi na po natin siya idapa. Ganyan lang po, patamaan lang natin ang mantika ang mga hindi naaabot niya para sila ay maluto. Diretso lang, diretso. Yan po ba kayo, Ate Pele, luto na. Hahanguin na natin. Ayan po, hahanguin na natin ang ating isda. Ganyan lang yan. At ngayon, ipalit natin ang kaldero. Yan. Lalagyan na natin ng una luya. Luya muna. Ganyan lang. Mainit na mainit. Yan. Para lumabas ang kanyang katas. Yan. Tapos, sabay natin ang bawang. Ganyan lang yan, Ate Pele. Napakadali. Simpleng-simple. Kailangan po kasi mainit na mainit para maganda ang pagkakalabas ng kanilang mga aroma. Yan, konting gisa-gisa lang yan. Yan. Isunod na po natin ang ating sibuyas. Yan, sibuyas tayo. Ito na rin ang gamitin natin panluto. Para ang hugasan ay hindi marami. Yan. Isabay na po natin ang ating kamatis maya-maya pagka naluto-luto na ang ating sibuyas. Kailangan mapalabas natin yan. Balikan natin. Yan po. At isama na natin ang ating kamatis. Yan. Yan. Nasa sa inyo po kung maraming kamatis o kakaunting kamatis. Pero kung ako po ay meron pagkakataon, dagdagan ko pa po yan ng kaunting kamatis. Kasi mas masarap po talaga yung maraming kamatis. Yan, ganyan lang po yan. At ilagay na natin ang gata. Ano pa? Ayan po, meron tayong coconut milk. Yan, lagay po natin yan, coconut milk. Diretso lang po yan. Ganyan po, karami ang ating coconut milk. Yan po, sukat na yan, Ate Pele, ay ano ba sukat? 250. Yan, 250 ml. Tapos dagdagan po natin ng tubig. Another 100 ml or 50 ml para lamang makuha yung natitira sa loob. Ayan, konting halo-halo. Ayan, huwag kalimutang haloin. Ayan, ganyan lang. Kita nyo naman, bigla siyang namula. Yan po ay dahil sa ating kamatis. Kaya po maganda ang may kamatis. Ngayon po, isama na natin ang... Ah, hindi, may ba? Pagkulo. Siya pala po, Ate Pele, bawal itong takpan. Kasi pag tinakpan natin ay baka masira ang gata. Ano, balikan natin pagkumulo na. Ayan po, Ate Pele. Naluto na po siya. Nahugasan na po natin. Ah, hugasan pa natin. Hugasan.
Tipeli, nahugasan natin ng kalabasa, lagay na natin ang kalabasa. Ayan. Paluto na po yan. Mga kapatid, mabilis na po itong maluto, mga kapatid. Yan request ng ating kasamang si Ate Pele. Kinakailangan natin yari. Tapos yan po, halu-haluin ng konti upang maghiwa-hiwalay. Hayaan natin kumulo. Ayan, ganyan lang siya. Lagyan natin ng ating paminta. Pamintang pampalasa. Yan po, tansya-tansya na lang yan. Kung anong gusto nyo, Ate Pele. At lagyan natin ng patis. Ito po ang pampalasa, ang patis. Pampalasa po ito sa ating mga ginaginataan. Yan. Pwede din po kayo maglagay ng asin. Kung meron kayong asin, depende sa inyong panlasa. Yan. Yan po ang aking pampalasa sa aking ginataan. At hayaan na po natin siyang maluto ang ating tawag dito, kalabasa. Half cook lang po natin yung luto yan kasi mahirap po yung masyadong durog na kalabasa. Ano po, balikan natin. Mga kaibigan, isa po to sa nagpapasarap, ang balat ng lemon. Huwag po kayong kukuha ng may wax. Ang kukunin niyo po yung walang wax. Ano po, baka po kayo magkamali ng tampot. Kasi meron po nitong may wax at merong walang wax. Ang kukunin lang natin ay yung dilaw. Huwag natin isama ang puti. At yung po yung medyo may kapaitan. Ito po yung sinasamahan din minsan ng lime leaves kung meron kayo. Eh kung familiar kayo doon, isama ninyo na. Kung hindi naman, walang problema. Okay lang na wala yun. Pampadagdag flavor din lang po yun. Yan po. So okay na siya. Ngayon, bibiyakin natin to at ilalagay ang buong katas. Isama na po natin ang courgettes. Yan. Isama na po natin. Yan. Ganyan lang po yan. Ayan lang po natin siyang kumulo ng kumulo. Yan. Ganyan lang po. At balikan natin. Ano po? Ayan po mga kaibigan, luto na po ang ating gulay. Kukunin na po natin ang ating gulay. Yes. Ganyan lang po. Dire-diretso lang tayo sa ating programa. At ngayon, isalin ang ating isda. Yan. Lagyan ng gul ng gata. Okay. Ayan, Ate Pele, ang ating ginataan na sibas. Yan. Yan po, kailangan nating iprito kasi pag hindi po iprito, nadudurog po siya. So, kailangan po nating iprito ng bahagya bago natin siya igata. Or pwede naman natin siyang ipaksiw bago natin siya igata. Ano po, yan po ang ating lutong ginataang sibas. Yan, napakasarap po niyan. Pele, ito na po ang ating isda na ating luto. Pakita ko po sa inyo. Ayan po. Ayan ang ating isda. Ayan. Ito po ay ginataan. At ito po ay sibas. Ayan. Ito po. Ayan. Kainin nyo na to ng ganito. Okay lang to. Huwag nyo na samahan ng kanin. So, paano po? Sa mga hindi pa po dyan nakaka-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Sa mga hindi pa po dyan nakaka-pag-comment, comment kayo mga kaibigan. At sa susunod din, gagawa po ulit tayo ng isa pang video na masarap ipang ulam. Ano po? So, sige po, paalam mo na.
Kakain na po tayo. Subukan natin ito. Ito po ang ating sibas na ginataan. Saka pala po, ito po yung lemon. Ito po yung kadalasan na inilalagay sa habang niluluto. Pero na find out ko, mas gusto ko yung inilalagay pagkatapos ng maluto. Yan. So pwede po yung bahala kayo. Gusto nyo habang niluluto or kung gusto nyo pagkatapos maluto. Gusto ko po kasi yung maasin kasi. Yan. Ito natin. Ayan o. Kita nyo naman. Musok-musok pa. Kaya tayo. Kaya tayo. Masarap po. Kalabasa. Ito ang gusto ko sa ginat ng isda, yung hindi masyado madudurog. Ang sauce, kita nyo ano? Lapot. Yan. Ito po nga pala yung courgette. Instead po na talong. Ito po ang ating gamitin. Masarap po. Ito nga pala po yung merong bituka. Hindi ko po itinapon yung mga taba-taba niya. At yung po yung paborito ko, inalis ko lang po ang apdo. At yung po yung napakapait. Kaya yun lang po ang nawala sa kanya. Lagyan natin ng konting sarsa. Ingat lang po sa tinik. Yan po, maraming tinik lang to kasi tiyan yung aking kinuha. Lagyan natin ng sarsa at ipakita sa masa. Yan po ang ating ginataan. Yun. Uy, napakamura lang. Pati huol na to. Pag hindi nyo binasaan ng salsa, malutong. Paano po? Kaya lang po ako. Pasusunod po ulit. Ate Pili, lutuin mo na.